Magandang gabi po sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang abang lingkod ninyo sa programang Sincerely Yours, Kajera Eva, whatever ang Chikadorang Mariposa ng Canada. Matutunghayan na po natin ngayong gabi ang advice ni Kajera para sa ating letter sender na isang caregiver dito sa Canada. Dear Angel, unang-una po sa lahat, salamat sa pagpadala mo ng sulat at sa pagtitiwala mo sa akin sa kalagayan mo dito sa Canada, lalo na sa nagiging Canadian mong boyfriend. Ito lang ang maipapayo ko sa iyo, Miss Angel. Kung talagang mahal mo ang isang Canadian na naging boyfriend mo, handa kang magparaya sa kanya, lalo na divorce niya at walang pananagutan. Samantalang ikaw, kahit separated ka sa asawa mo Pinoy, pero hindi ka malaya. Gustuhin man magpakasal ng Canadian boyfriend mo sa iyo, hindi ko pwede yun kasi married ka pa sa status mo kahit matagal ka nang iwalay sa Pinoy mo sa iyo. Tungkol naman sa katanungan mo kung magbabago pa ba siya or walayan niya ang huling nakasama niya na best friend mong Pinay. Tanging panahon lang ang makapagsabi sa iyo, Miss Angel, kasi hindi natin hawak ang panahon at ang kinabukasan. May mga dahilan siguro kung bakit siya naghanap ng Pinay na isang single. Alam kong pareho silang dalawa nagkakamali, ang best friend mong Pinay at saka ang kalibin mong Canadian. Dahil alam nilang dalawa na kayo talaga ang nagsasama sa isang bahay. Siguro na biktima rin itong best friend mong Pinay dahil na rin sa pangako at baka pinapaniwala siya na hindi ka pakasalan kasi hindi ka naman talaga single. Alam kong pare-pareho sila nagkakamali at nagtataksil sa iyo dahil magkasama ka kayo sa isang buhay at bakit nagawa ng best friend mo. Pero tatandaan mo, ang unang-una na nagkamali ay ang iyong Canadian boyfriend. Sisihin mo man ang best friend mong Pinay, pero una mo sisihin ang naging Filipino na isang Canadian boyfriend. Nasasabi mo pa dito sa sulat mo na tinatawagan ka pa niya, kinukontak ka niya. Ang mabuti mong gawin kung gusto mo talaga mag-move on, maghanap ka ng bahay yung malayong malayo sa kanya. Kung kaibigan mo siya sa Facebook, i-unfriend mo. Kung may number pa siya, i-block mo siya sa cellphone mo. So magiging tahimik na ang buhay mo. Pero habang nandoon pa siya sa friends list mo sa Facebook o kahit man lang sa contact number mo sa cellphone, hindi ka talaga makapag-move on kasi guguluhin ka niya, lagi kang tinatawagan tulad ng sinabi mo
hanggang dito na lang at sana maliwanag para sa iyo ang lahat. Miss Angel, sana'y pagpalain ka ng buong may kapal. Sincerely yours, Kajera Eva, whatever, ang chikadorang Mariposa ng Canada. Thank you for watching my video.